What's up guys, welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang po sa channel nito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell lang sa ganyan maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video. Dahil for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-return or mag-refund ng item sa my Shopee. Actual process po yun. Dahil nakarang video, itinuro ko sa inyo yung mga step-by-step process. Pero ngayon, pinaka-actual na talaga, tsaka mabilisan na yung ituturo ko sa inyo kasi yung iba hindi sila makapag-antay dahil sa mga actual na process pa. Kaya bilisan na lang natin yung pagturo. So kung gusto mo ng pinaka-actual tsaka para mas maintindihan mo yung pinaka-actual process kung paano mag-refund o mag-return ng item, i-click mo lang po yung link sa may taas dahil full video po yun sa may nakarang video ko na ginawa. So ito ngayon, quick video lang ng actual process kung paano ang pag-return or mag-refund ng item sa my Shopee. So yan, punta ka lang sa my Shopee app mo at sa nakikita mo dito merong my purchases, sa ibaba merong to pay, to ship, to receive, at to rate. So na-deliver na yung item ko, ibig sabihin dito na yun siya sa my to receive. At ito, meron akong order gaming chair, office, ayan, i-ano ko pa yan, ayan, box kasi hindi pa dumating sa akin. So sa ibaba meron akong in-order dito na COD, SXL men's plain, muscle fee na ano, Sando, at delivered na po siya. Click muna natin yun guys para ma-view natin. So ayan, yung problema ay sa kulay. Kasi nag-chat na ako dun na dapat tama yung kulay. Baling in order ko dito ay 7. Ayan, punta muna tayo sa my chat or contact seller. Ayan. Ito, nag-send na siya ng mga picture. 7 yung order ko, tama naman yung iba, pero ito may kulay blue. Instead of turquoise, kulay blue yung sinend. Hindi naman turquoise yan, ito yung sabi ko. Yan po talaga kulay ng pomelo. Yung sa pomelo kasi tama naman yung kulay. Saka turquoise po, ibang kulay. Sinerge ko sa may Google, ganito dapat yung kulay ng turquoise. Ayan. Yung magkaiba sa picture, tingnan mo yung sinend. Kulay blue, dark blue, actual blue. So ayan, yung mustard nyo po man parang yellow. Pero nung dumating naman yung mustard guys, ay ano siya, may pagka-mustard talaga na may pagka-yellow. So hindi naman perfect yung pagka-mustard. So yung ano lang talaga, yung turquoise kasi ito yung favorite color ko. Dapat yung sinend talaga na kulay. Next, ito. Hindi ko po siya tanggapin pag iba sa order ko ang kulay. So ito yung sabi, your order has been shipped out. Unfortunately, we're not able to check na po. But thank you very much for taking this to our attention. If you receive an incomplete order, please message us right away. And we will definitely take action. Eh, alam naman na nila yung kulay, di ba? But magsabi pa sila na ship na daw nila. Tsaka kulang nagsabi na rin ako bago i-ship dapat i-check yung ano yung item. So baling gagawin natin ngayon guys, i-return natin yung kulay blue. Kasi okay na sa akin yung ibang kulay. Yung kulay blue lang. So ayan. Sabi ko hindi ko na lang tatanggapin. Pero tinanggap ko na lang guys. Tapos ang gagawin natin ay i-refund yung turquoise or yung teal na kulay. So ang gagawin natin ay sa ibaba may kita natin yung button. Ito, return or refund. Tapos ito yung order received. Take note, wag na wag nyo i-click yung order receive hanggat hindi okay sa inyo yung item. Kasi once na na-click nyo na po yan, wala na. Wala ka ng chance na ma-refund yung, ano mo, yung item. Kahit sira pa yung dumating, kapag na-click mo yung order receive, wala ka ng chance na ma-refund or may ibabalik pa yung pera mo nang binili. Kaya take note, wag na wag muna i-click yung order receive kapag hindi mo na-check, hindi mo na-double check yung item na dumating sa inyo. So yan, start na tayo. Click natin yung return or refund na button. Ayan, so ito yung mga in order ko. So i-click lang natin guys kung saan yung i-return mo. So ito yung kulay, pomelo, mustard, black, turquoise, ito yan. So yan yung i-return ko, 48 pesos. Next, may kita natin sa ibaba yung select reason. Click natin yan. Sa select reason, pwede mong sabihin did not receive the order kung nakalagay na sa to ship na delivered na pero hindi dumadating yung item sa iyo. Ito yung reason mo, did not receive the order. Kapag ito naman, kulang yung pinadala sa inyo ni seller, i-click mo yung receive an incomplete product or missing quantity or accessories. Next, ito naman, receive the wrong product, seller sent me a wrong product or variation. Ito yung pwedeng gawin natin kasi wrong product yung sinend, iba yung kulay, or wrong variation kasi blue yung sinend. Pwede ko to i-click as may valid reason. Next naman dito sa ibaba, receive a product with physical damage, example dented, scratch, or shattered. Ito naman sa mga physical na mga product or kung mga babasagin or pwede siyang may mga damage, ito i-click mo yung reason. Next naman, receive a
faulty product, example malfunction, does not work as intended. So for example, laro na may gumagalaw, kapag hindi gumagana, ayan, ito pwede mo i-click yung valid reason mo. So sa akin, since kulay yung mali, ito yung gagawin ko, receive the wrong product, seller sent me a wrong product or variation. Ayan. Next, ito sa ibaba, please upload a clear image of product or chat that illustrate the product condition. So may mga example dito guys, basahin nyo po yan at sundin yung mga dapat gawin. Ayan. Medyo mabagal. So i-click nyo lang yan guys, yung view example. Kasi mga actual tutorials naman po yan. So sa atin kasi quick ano lang, quick process. So i-click ko yung photo, add photo, gallery. Ito, kulay blue yung sinend. Dapat ano, turquoise. Ito description guys. Ang sa description dito mo explain kung bakit i-return mo yung product. Kung bakit ganun yung sinend ni seller. Sabihin ko dito, nag-chat ako sa seller tapos pinakita sa in picture pero iba yung sinend. Dapat turquoise. Eh, blue yung sinend, diba? So yan, kapag okay na guys, na ano mo yung reason, click mo yung solution. Sa solution, meron ditong return and refund. Next naman dito, refund only. So kung mas okay, mahipag-coordinate ka muna sa seller na kung anong dapat gawin. Kung gusto niya ipabalik yung item at ibabalik sa iyo ulit. Pero ang mangyayari sa may return and refund, yun po yung kiklik mo. Explain ko lang sandali. Return and refund, kailangan mo po ibalik yung item sa may seller. At kailangan mo makipag-coordinate sa kanya dahil ikaw po magbabayad ng shipping or siya. Kaya depende sa usapan nyo kung sino magbabayad ng shipping. Kapag dumating na yung item niya, ayun, makipag-coordinate ka ulit kung anong gagawin, kung ipapalitan niya ba ng tamang kulay or hindi. Kung basta depende sa usapan nyo kung anong gagawin. Next naman, click ulit natin yung solution. Ayan, refund only. Yung refund only, ibig sabihin, i-click mo lang po yan at kapag na okay sa seller na refund only na lang, na sa'yo na lang yung damit or yung kung anong mang in-order mo sa may Shopee, swerte mo kasi mababalik sa'yo yung pera mong binayad pero yung item sa'yo na lang. Pero mas okay may pag-coordinate ka muna sa may seller dahil kawawa naman sila, malulugi sila na ibibigay lang sa'yo yung item tapos ibabalik sa'yo yung pera, diba? Siyempre pinag-ano rin nila yun, negosyo rin nila yan. Kaya mas okay may pag-coordinate ka muna sa may seller. Ngayon, may tanong. Anong gagawin kapag hindi naman responsive si seller sa mga queries natin, sa mga questions natin? Ang gawin mo guys, huwag ka na mag-return and refund. Ang gawin mo, automatically refund only kasi may mga seller talaga na walang after sale. Hindi na sila namamansin pagkatapos mo bumili. Makabenta lang, diba? Kaya ang katapat nila ay refund only lang guys. Ayan, ito yung solution. Refund only kapag hindi nagre-reply sa inyo si seller. Dead man lang sa inyo. Ayan. Next, refund amount. Magkano ba yung ipapa-refund mo? So, ayan, 48 pesos. 48. Ayan. Kapag nalagay mo na yung maximum, pero depende rin kasi meron ding minsan kayong usapan ng seller kung half lang i-refund or full amount. Kasi kapag kung gusto niya half lang tapos ayun na yung item, kung okay sa'yo, edi ilagay mo dito yung half ng 48, magiging 24. Next, kapag okay na, i-enter lang natin dito yung email address. Ayan, kapag okay na lahat, click na natin yung submit. So sa akin, i-chat ko muna sa seller kung anong gagawin. I-refund or sa akin na lang yung item. So ayan guys. So ayan guys, kapag nasubmit na natin, wait na lang natin i-notify ni Shopee kung i-approve ni seller or hindi. Kung i-approve ni Shopee or hindi yung request mo na return or refund. So kapag in-approve naman ni seller na return or refund, depende na rin po sa usapan nyo kung saan mo po ipapadala, sa may GNT or sa may LBC or sa may kung saang mang ano delivery, nagde-deliver yung ganun. Kapag refund only, kapag inaccept na ni seller, automatic mapupunta po yun sa inyong Shopee Pay. Kaya make sure na i-activate nyo yung Shopee Pay bago kayo mag-request ng refund. Ayan, kapag okay na, mas okay makipag-coordinate muna kayo sa may seller kung anong dapat gawin. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo, kapag hindi sila nagre-reply, refund only. Huwag na kayong mag-chat-chat pa, refund only kasi si Shopee na po yun magmamonitor kung anong dapat gawin. Kung, kasi after 3 days kapag hindi sila nakapag-respond, automatic guys, mapupunta na sa inyo yung pera na in-refund. Sa inyo na yung item pero yung pera na binili mo, ginamit mo, mapupunta pa rin sa iyo pero mapupunta yun sa my Shopee Pay. So ayan, yun lang gawin nyo kapag hindi responsive si seller para leksyon na rin sa kanila na maging responsive sila, diba, sa mga or sa mga customers nila. So ayan, yan lang yung quick natin, naka 10 minutes tayo guys.
Kung nakatulong sa iyo yung video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sagay na maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video. So may mga tanong ka pa, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.